Kapag ba madali mong nakuha ang isang babae, madali din ba siyang magbabounce paalis? Hindi oh. Ako hindi rin, no. Sa tingin ko hindi rin. Hindi. Kasi wala naman... Oh, hindi oh. Hindi. Ako sa tingin ko hindi rin. Mm. Hindi. Sa akin hindi kasi depende kung paano mo i-handle yun. Eh. Yeah. Siyempre, nakuha mo siya ng madali. Ano kasi lang din, narinig, narinig lang niya sa mga tropa niya. Baka nga, tol, mas madaling umalis pag nahirapan, kuhain, ay, nahirapan kang kuhain yung babae kasi ay, hindi ka ganong gusto nun eh. Make sense. Pag mas nahirapan kang kunin yung babae, mas mabilis aalis sa'yo yun. Kasi last resort ka lang niya eh. Alam mo, nung nakuha mo siya dahil hindi niya napinansin yung, may gusto, ay, yung gusto niya talaga, di ba? Yeah. Pwede, no? Kasi kung yung babae nga, gusto ka agad, sasama agad sa'yo eh. Oh. Walang pahirapan. Mm. Gusto ka talaga agad nun. Mm. Yeah. Diba? Tingin ko depende din sa klase ng babae. Check mo muna yung background ng babae kung pang mabili yung samba siya o pang mataga. Kung ano ba din. Ano ba? Pang? May mga babae din kasi na parang bata pa talaga. Pati yung mga pag-iisip nila masyadong bata pa din. So parang nagigets ko na takot din siya. Meron. Sinong naman, takot? Yung babae. Okay. May time na ganun eh. Parang takot din yung babaeng sumugal. Kasi kaya hindi na, siya madaling makuha. Kaya hindi siya madaling makuha. Meron din naman mga babae na... Kurikat na nga, hindi mo pa makuha. Ikaw na may problema sa sarili mo niyan. Sa tingin ko, kumbaga, hoy... Burikat na nga, hindi mo pa makuha. Depende talaga sa lalaki yun, koy. Sa lalaki pa rin talaga magkakasalo. Kasi may babae na sobrang mahirap naman siya makuha. Pero pag nakatapat niya na yung... Alam mo yun, yung daman niya. Gets. So, tayo na, open sesame agad yun. Depende sa lalaki yun. Hindi rin depende. Baka depende sa... pagka gusto sa iyo ng babae. Oh, yun din syempre. 'Di ba? Oo, kasi minsan magtataka ka rin yung lalaki. Parang, ha? Huh? Yan. Pero dahil nag-decide na yung puso ng babae, oh. Wala kang maano, 'di ba? Kaya minsan nga sobrang astig na yung lalaki, pero ayaw pa rin ng babae. Kasi edi ayusin mo talaga yung sarili mo kung mapili ka ng babaeng. So, sabi nga ni JL, ni JL, sabi niya parang maraming option daw yung mga babae talaga. Kaya parang kung mahihirapan ka, malamang marami siyang option. Ulit-ulit. Kumbaga, yung babae, kaya nahihirapan ka kunin, marami kasi siyang option. Kailangan mo mag-stand out. Wait, yep. JL? JL. Hindi, coach? Hindi. Si ano, tropang skrubush. Skrubush? JL. Sabi niya yun. Pero pwede. Bulong mga sa'yo. Yung pala si JL. Hindi JL boxing aero to ha? Hindi. JL taga Europe to. JL taga Europe. Taga Europe na JL pala. Puta JL pala siya. Ano pero, pag maraming option yung pero babae. Pero make sense ko. Kung papahirapan ka ng babae, marami siyang option. Yeah. Kasi kung hindi ka nahirapan, wala siyang option. Ikaw na talaga. Ganun ba yun? May nature nila yun para sa... Pwede may ganung side. Oo, may ganung side lang din. Hindi ko sinasabing lahat. Nature nila yun na piliin nila yung best sa ano nila. Sa mga options nila, yeah. Tol, alam mo minsan, parang hindi. Ayaw ko rin maniwala dyan. Nature nila yun. Tol, wait. Minsan ayaw ko nga rin maniwala dyan eh. Kasi, kaya may lima siyang option. Tapos meron doon isang the best. Kumbaga parang, ito, yan ang piliin mo. Yung pipiliin niya yung hindi the best. The best. Dahil yun ang sinabi ng puso niya eh. Oh, so pinili niya pa rin nga yung pinakagusto niya. So hindi pala yun yung the best? The best sa puso niya. Feeling ko sa utak. Basta feeling din niya yun yung the best eh. Feeling niya? Okay, yes. Yun kaya nature nila yun. Okay, yes. Ala, Ives. Diba? So, pwede niyang hindi yun ang the best, pero feeling niya yun ang the best. Ito ang the best, diba? Yung lalaki bilang lalaki. Kung logic, ito ang the best. Girl, aayos buhay mo dito. Pero yung feeling niya, iba. Pwede ding na-inlove sila sa may astig talaga, tapos hindi na sila pinapan, ano. Kaya nga dun ko na ano yun eh. Kunyari, si lalaki na una, na broken heart siya doon, hindi na siya pinapansin ni lalaki 1, yung number 1 niya talaga. Kunyari yung Jada Tupac, di ba? Kunyari si Tupac di niya pinapansin si Jada. Dito pa rin sa mga Will Smith type. Sa mga baba. Pipili pa rin siya ng pinaka the best niya doon. Sa mga Will Smith. Oh, kunyari may lima siya. Na nandun si Tupac ah. Oh, may lima ako dito pero wait, hindi si Tupac. Wait, the best ba pagdating saan? Sa pakiramdam nga pakiramdam niya. Yo, so, yun lang lahat nga, yun. Hindi nga the best pagdating sa status, pera, looks. Hindi. Sa pakiramdam minsan niya, di ba? Minsan niya tanga siya eh. Kaya nga, yun nga. Yun nga, yun. Kaya
lagi niya pa rin papakinggan na ano. Ganun ko siya tignan na pag inoobserbahan ko na sila talaga. Inoobserba parang takina niya, sumusunod lang kayo sa pakiramdam niyo talaga na. Yung the best niya, kaya nature nila yun, ko yung putang ina. Tsaka wah. Tsaka totoo yun yung sinabi ni Chico kanina. Pag yung tingin din kasi ng babae na mga ibang nakakausap ko, ay, daming nag-aabalo sa akin eh. Sila, mga babae? Oo, so talagang pipiliin nila yung ano. Yung kunyari, mas makakachili sila. Kunyari, real talk lang, ano ba? Minsan kaya nga i-checkmate lahat pag funny yung lalaki. Dahil funny lang, mati-checkmate niya na eh. Pwede yun rin. Ang, ano, parang, pero may tapos, nagsabi sa... May nagsabi ba sa akin nun? Parang ang inaano nila na minsan sa funny daw, gusto nilang kasama, pero sexually hindi sila... Nag-guess ka, G. Minsan. Attracted. Minsan. Kasi kung ano, dapat yung mga comedian, ang daming chicks. Yeah. Hindi naman, ah. Balance pa rin. Koy, pag balance comedian pa rin, kasi para comedy yun, eh. Oh, funny naman. Dolphy, Big Soto. Iba yung... Ito to na. Iba yung kikoy sa funny to, eh. Oh, pwede rin, may point ka. Dolphy, pero Big Soto. Ano? Comediante, eh. Hindi nga komedyante si Big Soto, eh. Funny. Yun ang funny. Funny. Oh, funny. Hindi mo na matatawag na komedyante si Big Soto. Yes, Tol, yes, wait. Minsan, iba rin ang definition ng funny sa babae kasi basta gusto ka na nila. Minsan, funny na lahat. Minsan gaganoon nga lang ako. Tatawa pa rin sila dahil gusto na nila ako. Yan, nagigis mo. Kahit ano sa pero next level na kasi yan, Kuy. Next level na yan, eh. Yung sa'yo, eh. Ano ba? Na? Pagka ganun na, kumbaga kahit ano na sabihin mo. Kasi gusto ka na nila. Kasi gusto ka na talaga nila. Diba? Wait, sa tingin ko nga to la, kunyari, kung anong mga attributes mo, kunyari, funny ka man, or let's say, ano ka, ang tawag dito, complete package ka na lalaki, like naayos mo talaga yung shit mo, status, pera, looks, lahat. Tapos funny ka, or let's say, malakas ka, ikaw si boxer, ganyan. Sa tingin ko, lahat ng yun, tol, pangkuha attention lang. Yeah, para lang, i-check ka para lang mag-stand out ka lang. Pang-stand outan lang siya. Tapos i-check ka pa rin ng babae, syempre. Depende pa rin sa nararamdaman ng babae kung gusto ka ba niya. Yeah. Yun. Minsan, so, siguro kasi malilito yung mga ibang lalaki na, tayo na-inayos ko naman lahat ng shit ko, ha. Bakit di pa rin ako gusto ng babae? Yeah. Para ang point ko lang, yung pag-ayos mo ng lahat ng shit mo, pangkuha attention mo lang yan, para lang mag-stand out ka. Tumingin kasi, doon lang mag-decide si babae ngayon kung may nararamdaman ba siya sa'yo or na. Feeling ko nga may timing pa nga yun. Kasi minsan, ano? Kunyari, yun yung topic natin kanina na, kunyari yung feeling natin na the best na lalaki. Kung nasa time talaga na yung babae, tripping siya, na pakiramdam niya, kunyari, may mga manliligaw siya na mayayaman. Pero kung trip niya ng hudniga, di ba nagigets mo ako? May ganong timing talaga eh. Words. Yeah. Di ba? Nag-aanap siya. Wala eh. Mag-aanap siya eh. Di ba? Hindi mo talaga makokontrol yun eh. Yeah. So, hindi talaga so, makokontrol. So, feeling niya talaga, yun yung the best para sa kanya. Kasi yun yung pakiramdam niya sa oras na yun, G. Yun so, sa tingin mo, hindi nila nakokontrol yung feelings nila na yun. So, kasi parang sa spending din nila yun eh. Ako sa tingin ko, hindi talaga nila nakokontrol. Hindi talaga. Gets. Kaya kaya paano feeling pag may... ko nga, trabaho din ng lalaki yun eh, yung ipa-stable talaga yun. Maintindi mo yun. Anong ipa-stable? Yung bilang ganun sila, bilang may lalaki ka. Alam mo to lang, hindi. Mas ano tuloy. May chance na magiging stable. Oo, mas stable. Totoo. Pipitik pa rin siya eh. Pero tol, bilang ikaw yung man of the house, gago, alam ko yan. Kung bagay si lalaki tol, parang ano lang siya. Konting filter lang siya, pero hindi pa rin yun enough. Oo. Para maging stable talaga yung ano. Lalo pag pumitik yung lalaki, daming ganun ha. Daming ganun. Hindi, let's say kunyari okay yung lalaki, di ba? Kunyari okay yung lalaki, maroon talaga siya mag-handle. Mas longevity para sa akin yun. Hindi mo pa nga rin masasabing hanggang doon. Pwede nga hindi longevity. Kumbaga, ano, at least may harang man lang siya. Ganun, may harang siya. Pero may makakalusot pa rin yung nararamdaman ng babae. Dahil, kaya kung minsan ilang beses ba yung nakakita na okay naman yung lalaki, umalis pa rin yung babae. Dahil ayun ang sinabi ng nararamdaman ng babae. Wala ka nang magagawa dun eh, di ba? Masisisi nyo ba yun sa babae o sa feelings ng babae? Sa feelings ng what the fuck? Medyo nakakalito eh, no? Kasi diba? Kasi sila yun feelings eh. Sila lahat yun eh. Sila na lahat yun, no? Sila na lahat yun dali. Sa feelings niya kasi alam mo, Vince, may nakakausap akong babae na hindi niya rin alam, di ba, Koy? Sabihin niya na, tangina,
ano, ayoko namang umalis sa'yo. Eh, oh, diba? Hindi niya sana alam, di ba? Ayun nga. Pag, so, parang kasalanan din ng society, kasalanan din ng mga finifeed nila sa utak nila kung ano yung mga napapakinggan nila sa social media. Dahil yun ang naramdaman ng babae. Oh, hindi, yun yung mara... Kahit tanggal society ito, lo, kahit nung unang panahon naman, kunyari panahon pa ng caveman, feeling ko ganun pa rin yung mga babae. Alis sila. Pag naramdaman ko to, yeah. Pero yung panahon pa ng caveman, yung umpisa pa lang ng earth, wala pang language, nandun si babae, nagbago na yung nararamdaman niya. Sabi niya, unga. Lilipat na siya sa kabilang lalaki. Kahit tingin mo ganun na kahit wala pang feed ng society. Tingin ko nung mga yung pero mga lolo. Pero dati, feeling ko brutal dati. Yung mga lalaki, kaya aalis na yung babae. Hindi pwede. Dito ka. Di ba nakikita mo yung mga drawing dati na yung mga lalaki. Gorilla, parang gorilla type shit. Inihila nila yung babae sa buhok pa para mapunta dun sa tribu nila. Yung old school na way talaga. Akin ka, boom. Silahin kang. Yung parang mga stone age. Siguro siya ko yun. No? Nalin na. Na tayo yung mag-handle ng feelings na yun. Doon rin na... May chance lang. Kumbaga, sa tingin niya ba talaga doon nasusukat yung pagkaman? Like, kung paano i-handle yung feelings ng babae? Feeling ko magaling lang yung lalaking may alam nun. Dapat hindi ka mag... Ma-handle mo ba? Hindi naman ah. Ito yung sinasabi ko kanina, G. Baka yung pagkaintindi mo. Para sa akin, pag yung lalaki, alam niya yun, may idea man lang gets, siya. Gets. Mas maproprolong niya yung relationship. Kaysa sa mga normal na lalaki na wala silang alam. Na pipitik agad sila na wala, hindi nila maintindihan yung nature. Tol, eh. Alam ko na. Sa tingin ko, dun masusukat ang pagkalalaki mo. Kung hindi mo i-handle. Hindi, kung hindi ka naiinis dun sa kabaliwan niya. Yun nga. Ibig ko sabihin ng pagka-handle, tol. Pag pumitik ka, talo ka.